Vamos, let's go, let's go, let's go. Yeah. Oy. Mana play naman eh. Play. Let's go. Play. Biktima ako ng mga pinagdumaan damit ng kapatid ko. Opo, 12 kami. Kaya isang araw nag-visit ako, ayaw ko na suotin yung damit ng kapatid ko. Sabi ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, sabi niya, JR! Ano ka ba? Ba't ang yabang mo na? Ba't ayaw mo suotin yung damit ng kapatid mo? Alam mo namang mahirap lang tayo. Sabi niya, mahirap lang tayo. Sumagot ako. Sabi ko, ma! Suot ko na nga yung panty ni ate. Hindi pa naman yung blouse niya. Oo! Tapos, nung ano, step na yung nanay ko. O, oh, dahil minsan nagpapalang sabi ko, ma, maglalaro na kami tago-taguan. Sasabi na nanay ko, sige, pero gusto ko yung nakikita kita, ha? Kaya, lagi akong taya. Tapos, nagbibinata na ako, gumigimik-gimik na ako, humiinom, hindi ganun yun. Pag-uwi ako ng bahay, mga madaling araw, kasalubungin ako ng nanay ko, sabi na nanay ko, saan ka nang galing? Ma, dyan lang sa kaibigan ko. Aba, sumasagot ka pa, ha? Anong ginawa mo dun sa kaibigan mo? Ba't di ka makasagot? Nagda-drugs ka! Kumayo ako! Masakit! Kumayo ako! Sabi ng nanay ko, JR, hindi pa ako tapos sa'yo, bumalik ka rito. Hindi pa ako tapos sa'yo, bumalik ka rito. Siyempre, masunurin ako, bumalik ako. Aba, babalik ka, lalapang ka! Ina na, makahanay kayo ng gano'n, hindi mo maintindihan. At isang beses, sa elementary, pinatawag ako sa school. Ay, yung nanay ko pinatawag sa school. Doon yung nanay ko. Sabi niya, ma'am, anong pa problema? Sabi niya, teacher. Sabi niya, misis, kaya ako kayo pinapunta rito sa eskwelahan dahil napakapasaway ng anak niyo. Sumagot yung nanay ko, nagalit. Sabi niya, ma'am, nung nagpasaway ba yung anak ko sa bahay, pinatawag ba kita? Nanay ko. Tapos, nung bata ako, naalala ko, yung nanay ko, may utang yan sa kapitbahay namin kay Nanay Melba. Balit pa ako na bata. Siyempre, sobrang sweet na nanay ko. Pag may inuto siya sa akin, natutuwa ako kasi nakikita ko masaya yung nanay ko. Isang beses, sabi niya, JR, JR, halika dito. Halika dito. Mamaya-maya, pupunta rito si Nanay Melba mo. Maniningin lang utang yun. Pag tinanong ka, sana ang nanay mo sabi mo umalis. Saan nagpunta na nanay mo? Sabi mo, hindi mo alam. Kailan babalik ka na nanay mo? Sabi mo, hindi mo alam. Sabi niya, okay, mag-practice tayo. Sabi niya, saan ang nanay mo? Umalis. Saan nagpunta na nanay mo? Hindi ko po alam. Kailan babalik ang nanay mo? Hindi ko rin po alam.
Sabi nanay ko, okay, pretty good. Mamaya-maya, dumating si nanay Melva. Nanay ko, nagtago sa kusina. Nakikinig lang siya. Sabi niya, sanang nanay mo, umalis. Saan nagpunta nanay mo? Hindi ko alam. Kailan babalik ang nanay mo? Hindi ko rin po alam. Anong suot ng nanay mo? Ma! Ano daw suot mo? Patay ang nanay ko. Nanay ko, hindi namin napag-practicean yun. Oo, totoo. Tapos nun, nung nag-high school ako, first year high school, naalala ko. Oo. Pumunta yung teacher ko sa bahay. Tumakbo ako sa lolo ko. Sabi ko, lo, magtago ka, nandiyan yung teacher ko. Sabi ng lolo ko, sabi niya, eh bakit naman ako magtatago kung nandiyan yung teacher mo? Sabi ko, absent ako ng 5 araw. Sabi ko, patay ka na. Nagalit ang pulo ko sa akin. Oo. Tapos dati, naniniwala ba kayo, laughter is the best medicine? Yeah. Naniniwala kayo? Kaya yung lolo ko, na-admit yan sa hospital. Ayun, pinatawa ko ng pinatawa. Maganda, namatay siya, nakangiti. Oo. Tapos nung second year high school ako, yung update, matapos na yung taon, nung second year noon, natrabaho ako sa computer shop bilang taga-bantay. So overnight lagi yun. Pag umaga, lagi ako tulog sa klase. O, yung at the end of the year na, nagtaka yung mga classmates, nagtaka pa sa si Iga. Eh, lagi naman yung tulog. Kita ko sa sarili ko, nagtaka rin ako. Ikaw ba, patulog ka lagi, di ba? Magtataka ka rin. Punta ako na teacher ko, sabi ko, sir, bakit po ako nakapasa sa'yo? Eh, lagi naman ako tulog sa klase mo. Sabi ng teacher ko, sabi niya, Iga, kung ibabagsak kita, babalik at babalik ka rin sa akin. Tutulugan mo pa rin ako. Sabi ko, salamat, sir. Kasi sa teacher, pinawag ko, sabi niya, Gia, halika nga. Sabi niya, ano ba problema mo? Ba't ba lagi kang tulog sa klase? Sabi ko, sir, kasalanan niyo naman. Tinapat yung oras ng pagtuturo nyo sa oras ng tulog ko. Basta diba? Sa mata. Oo. Tapos nagtataka kayo kung bakit ngayon lang ako nakapag. Ako, medyo, sabi natin, too mature na talaga para mag-aral pa, diba? I'm a first year high school pa ngayon sa kasalukuyan. Kasi, nung graduating ako ng fourth year, nalaman namin yung tuition sa college, ang mahal. Diba? So, para makatipid, pumunta ko sa lola ko, sabi ko, ma'am, hindi na muna ako magka-college. Para makatipid tayo, mag-8 years lang ako sa high school. 8 years? So, para makatipid. 8 years? Tapos, ayun, nakagraduate na ako. Pumunta ko Maynila. Pumunta ko, nag-apply ako sa Cosenca. Sabi ng babae, sabi niya, sir, unfortunately, we don't hire a high school graduate. O, sabi ko, pinaglaba ko, sabi ko, ma'am, oo, high school graduate lang ako. Pero 8 years yan. Pinakinggan ako. Pinakinggan ako pero hindi pa rin ako tinanggap. Tapos nakapagtrabaho na ako sa Manila, may kaibigan ako, taga-probinsya, pumunta ng Manila. Sumakay kami ng elevator, alam niyo naman elevator, di ba? Mm-hmm. Ang bobo, may kasama kami tao sa likod. Tinanong ako, sabi niya, pre, saan tayo magbabayan? Pinagtawanan kami ng tao sa likod. Sabi ko, bobo mo. Bakit tayo magbabayad? Eh, wala pa nga ticket. Oh, my God! Diba? Kaya pag nakikita kami, hindi ko na siya pinapansin. Ay, naku, my God. Sabi ko, makawa ko sa kabubuhan itong hayop na to. Oh, hindi ko na pinapansin. Tapos may kaibigan ako. Mininigawan kasi ako. Tapos na-busted ako. Ayun, sa lumapit ako, sabi ko, hindi na ako nababasted sa baba. Sabi ko, may problema ba sa akin? Hangin ba ako? Sabi niya, pre, naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Pre, maniwala ka sa hindi, walang ginawang pangit ang Diyos. Walang pangit sa mundo, bukod sa'yo. Ang sakit! Diba? Ay, ito lang, may mga babae dito, para may matigasin. Pero kayo, sa mga lalaki sa babae, tatanungin ko, anong, sa tingin nyo, anong pinaka-importante yung parte ng katawan ng babae? Yung sa itaas o yung sa ibaba? Itaas. Ibaba? Kasi yung buba, kung buot din pala sa sagot nyo. Taas sa baba? Baba? Sa baba. Baba? Yeah. Buot sa baba, ha? Baba. Dada siya.
sinasabi ko, hindi baba. Sa baba. Papatunayan ko sa inyo, mas importante yung sa taas. Di ba ang babae, pag umaga nakita niyo, nagwalis na kaganito? Di ba? Saan niyo tinatakpan yung sa taas? Kung importante pa yung sa baba, ganito sana sila magwalis, no? Ito yung tatakpan, di ba? Isa pa, sa jeep. Di ba, sa excuse mo po, excuse mo po. Di ba, sa jeep? Kung importante pa yung sa baba, ganito sana sa, excuse mo po. Diba? Importante yung sa taas. Isa pa, sumakay ako ng barko. Sumakay ako ng barko. Tapos, pumunta ako sa bathroom. Pagtingin ko, nakapasok sa bathroom ng mga babae, pagtingin ko, babae, nakahubad, no? Sabi namin niya, ay! 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 Ito lang yung tinakpan. Kaya ako gano'n lang, sabi ko, ma'am, sorry ma'am. Hindi ko po alam, bago na ako dito sa barko. Hindi ko po alam saan ang mga banyo ng lalaki, pwede niyo bang ituro sa akin? Tinuro pa. Sabi niya, doon, no? Hindi niya binitawan. So ngayon, alam niyo na importante. Sa taas. Sa taas yung importante. Okay, ito. May kwento ko na lang. Medyo nakakatakot to kasi pumunta kami ng Baguio. Katapa ko sa Manila natin. Bulus, pumunta kami ng Baguio. Kami Baguio. Tapos sa La Union, sumabog yung gulong namin. Totoo, nakakatakot to kasi madaling araw, alas 3. 3 a.m. na madaling araw, sumabog yung gulong namin sa La Union. Sa La Union, nakakatakot pa naman pag madilim pa. Kasi maraming mga ano doon, mga maligyo ganyan. Tapos, sumabog yung gulong namin, okay, takot kami bumaba, pero no choice, bumaba kami. Patan, marami naman kami, di ba? Tapos doon, inaayos na yung gulong. Noong time na yun, gutom na ako. Gutom na talaga ako. Tapos wala kami mabina kasi ano. Tapos alam niyo yung talahiban? Yung mga damo na matataas pa sa tao. Talahiban tao doon, yung mga damuhan, gano'n. May lumabas na matandang lalaki. Oo. Sabi, ang takot kami, nakahood. Pula yung mata, may dalang basket. Siyempre, natakot kami. Ako naman, akala ko naman, sabi ko, baka nagbebenta ng puto. Oo, gutom na ako, lumapit ako. Sabi ko, manong, mabili ng puto. Hindi sumagot, hindi nagsalita. Umupo. Dahan-dahan. Binuksan niya yung basket, ganun yung tunog, oh. Pagtingin ko sa loob ng basket, my God, hindi puto yung laman. Kutsinta.